Dito mga sir, no? Meanwhile, T1, syempre, gusto mo nang gawing solido yung iyong posisyon. Mm-mm. At least top 3 siguro sila pag mananalo pa sila rito. Hiling ko lang naman, Tsaka diba? Comfort hero to ni Whiteman eh. Aha. Trent Proveto. Sinabi ko na nga sa kanila kanina kasi nakasalubong sila. Oo. Sabi ko sa inyo, magpo-first pick yan to Treyan. Sabi ko, Treyan, ban nyo na. First pick yan. Yun ang hero yan. Wala. Di na nalaman ang ban nito. Di na natin. Naibosit yan. Sigurado. Lineup nila, may pampush ba sila rito? Nakapu, wala. Yun nga, pag gusto mo, pag gusto mo magpush dito, unti-untiin mo. Hindi pwede yan. Okay sana kung kanina, no? Kanina okay yung hero nila na marami silang pang push eh. Mm-hmm. Pero I think naman execution, decent pa rin naman yung heroes nila dito. Kailangan lang nilang maipanalo yung kanilang laning phase. Plus, tuloy-tuloy sana yung aggression na gagawin nila. Hindi sila hinto. Kasi passive naman yung heroes ng T1 eh. Kung tutuusin. Sa T1, yung purpose nila dito is patagalin yung laban. Ang problema nga lang, hindi sila basta-basta makakapag-push ng Torre. Kasi nga, this is strength. And then, nandiyan pa yung kay OTL na sobrang bilis yun mag-clear lang. Out. Dalawang support wave. Lang, dedepensa sa kanila, kaya na nila. Diba? Parang gano'n na ang way ng T1 ngayon, no? Para manalo sila. Delay halos, lang, no? Yung laban. Oo, yun yung role ng dalawang support nila ngayon. Dati, ang role niyan is kumangkay ng mga smoke. Kaya kinagawa pa rin naman nila yan. Pero sa ngayon, feeling ko, yun ang nagiging call nila na kailangan meron tayong isang support or dalawang support, kahit isa lang, na dedepensa, magkapatagal lang ng pag-push habang nag-farm yung mga carry natin or mga court natin. Mukhang effective naman sa kanila yun, di ba? Nakita natin si Gabi kanina, nahihirapan man sa lane, nakabawi dahil dun sa mga space na binibigay nung apat ng hero. Pero dito sa may top lane, bakbaka na naman po. Si Whiteman nga lang eh. Mm-hmm. Yung nanununtok, tapos napapa-atas niya yung dalawang heroes dito. Mahirap talaga yan. Knowing Trent Protector is the parang pinakamalakas yata base damage sa lahat ng hero. Sa early, no? Mm-hmm. Ayan, pang, pang, two, pang. Oh, pero sumabra na yata siya sa tapang. Pakunat pa rin. Makikipagsuntukan pa rin siya. Pero kita mo, binubula siya yung dalawang hero habang si Gabi, creeps lang ang kalaban. Three denies kagad. Diba? Ang maganda dyan, sobrang nag-invest siya sa mga consumables. Uh-huh. Alam niya yung gagawin niya dito, okay, ako yung magiging taga-tanke ng damage ng execration. Uubusin niya yung buhay, yung mana. Para si Gabi, sobrang tahimik lang. Really nakapag-farm. Chunks, delikado na naman po rito. Buti naka-boots. Grabe naman, ang sakit naman ang ginagawa rito sa top lane ng T1. Parang ang sarap bigla tuloy mag-post. Five, no, kung ganun yung nagiging impact mo sa laro, sa lane, na masaya yung carry mo. Masaya yung carry mo, nabubulas mo yung dalawa, wala kang problema. Mm-mm. Sarap sa feeling. Oo, sarap sa feeling talaga. Pero yung kunyari, support mo, nasa likod lang, nakatingin lang. Nakakainis yun. Hindi nag-pull, naka-block na, hindi pa rin pumuli ng sentry. Yan, naramdam na si Pub Game yan. Maraming ganyan. Post 5 pero nagpapa-item ng sobra-sobra. Kala mo siya yung core. Oh, pero Carl, may pilito siya mag-swashbuckle dito. Harder next time. Ayan. Ang ganda ng item nga dito ni Carl eh. Magic wand siya kagad, hindi na siya bumili ng tango and etc. And then nag-boots siya kagad. He knows na si Bob, ang tanging way na kaya siyang mapatay dito ng isang Batrider is ma-closen up yung gap dito sa isang pango. Kaso pango, madulas to eh. Ang dami niyang pangligtas sa sarili niya, panglayo sa grass ng isang Batrider. So, ayan, nasusustain niya yung sarili niya at nakakapag-farm siya na maayos dyan. Sige, yun ang pinaka-importante. Kasi, no? May second skill ba siya rito? Stick? Grabe naman yung ano niya na yun. And sakto, may salve din. So, hindi na kailangan muwi. Netong si Kuko. Pero Palos, ang ganda ng pag-zone out niya dito. Ah. Kahit dalawang range yung kalaban niya. Mm-hmm. Kaso, yun nga lang, hirap din talaga eh, no? Bumabalik lang yung buhay Ngayon, kailangan na naman siya salvan dito. Okay. Di rin muna siya naglalagay pa ng isang puntos. Ah. Itong si Palos. Ah. Hindi ko alam kung ano yung dapat niyang kunin situational dito. Situational na lang. Nakita natin yung dati, Klings, yung first skill yung minamax, barrage, di ba? Kung gaano ka bilis mag-farm. Pero wala kasi sa meta yun. Pero ito, Tino, delikado. Pero two-man, torrent. Mapipigilan aggression dito. Kawawa. Basalo. Grabe. Yung
ng lasit ni Tino, talagang di makalapit sa Crips eh. Level 2 pa lang din siya, Diyos ko po. Ay, nako po. At mukhang grabe yung pressure din dito sa bottom lane. So, talagang si Bob na lang yung aasahan so far ngayon ng Execration. And Shanks naman, tingin ko gagawin nila ulit yung ginawa nila kanina sa may middle lane na isa sa mga way para palamangin si Bob. Naku. Sa middle lane. Hindi mo pwede gawin yan, Tino. Nandiyan na itong si White Moon. Baka mayayari yata siya doon, mamatay yata yan. Pero si Gugu, dito sa may bottom lane, wala, hindi rin nila magagaw. So, Palos, konti pa buhay nito. Baka mabulaga na naman siya. Blindan na naman to. Grabe si White Moon mang zone out. Hero niya kasi ito eh. Mm-hmm. Alam niya talaga na suntukan. Kung suntukan yung labanan, talagang lalaban yung isang Trend Protector. At anong magagawa ng isang Benchmall? Oh, Carl Santino, sumobra sa tapang. And siya ay mapo-first blood dito na ito si Bob. So, good sign for the side of Execration. Pero marami pa nilang, marami pang kailangan gawin. And kita niyo naman yung pambubosit ni White Moon. Binlock yung kabila, body block dun sa may Ancient. Tinapakan rewards naman sa may hard camp na isa. Uy, Palos! Uy, Palos! Ginag! May stick daw kasi siya. Oh my God, dinabol ng... Patay yata ito. Oh, hindi, mayroong Illuminate. Yung raindrops na nabuhay pa. Ito si Palos. Pero again, kailangan niyang hintayin niya, Tari. Tapang ah. Kailangan niyang hintayin si ano dito, RR. Ako, mabablind yata siya dito ng Illuminate. KOTL. Lalapit na naman. Tignan natin, makapag-charge ba? Op. Ayan na, blind. Ayan yan. Hindi naman tatama, pwede, pero pwede patayin, ha? Ayun, binarudge. Uy, Sephir, mamamatay. And, naku, nabuhay pa nga si Palos dun. So, maganda yun. For the side of Execration, kahit pa paano. Pero another salve, yung magagamit na naman, no? And, eto lang, ginagawa rito ni White Moon. Binubulas lang yung, kaso, haste rune. Kuku, nice. And Kuku, namatay rin sa may bottom lane, ha? So, gumanda pa, kahit pa paano. Sobrang risky lang nung nangyari na yun. And Bob, habulin niya ba to? Pwede. Tingnan natin, kaso wala na siyang Firefly. Hindi si Tino, X-Mark, gagamitin ba? Ito na nga, tingnan natin, tatama ba yung Torrent? In X-Mark, bam, tatama, and mamamatay pa. Pero Tino, delikado rin. Nadali rin dito si Tino. So, 1-4-1 pa yan. And naka-haste dito si Carl Santino. Bobby na habol, mga sir. Siya yung pupunta rin dito ni Carl Santino. Mawala na yung haste. Dito tumama yung swashbuckle. Yun lang. Pero, Shanks, kailangan niya mag-ingat. Ay! Hindi umabot yung TP out. Yan yung gagamitin dito. Namatay pa siya dun. And what a play coming from Shanks and Bob. Na micro nila si Carl Santino ron. Naging maasim din si Carl eh. Na-torn in between siya. Sinong papatayin ko dito? Ito ba si Shanks or si Bob na lang? Wala pa ngang Firefly si Bob doon eh. Mm-hmm. Kaya siguro naging maasim din itong si Carl at inattempt niya din na habulin itong si Batrider. Pero so far, looking good for Execration dito sa early. Sana naman. Diba? Magtuloy-tuloy. Parang consistent. Para may game number 3. Oo. Hindi. Para maganda yung maging laban. Kasi, okay. No win D1. Mayaman pa rin naman si Gabi rito. And Kuku, okay. Napakahirap mabuhay dyan against Batrider. Yun. Kahit pag second skill ka, papasok, mas masakit pa. Diba? Yung power play dito. And dominating power dito kay Bob. Same ng kwento ng game number 1. Maganda na naman po yung start dito ng Execration. Bob? Nakakuha na naman niya yung kanyang timing. Ang tanong, may itutuloy-tuloy ba? May ito-turn into objectives ba ng Execration to? Or T1 makakapag-buy time na naman? Oo, sa isang TV eh, no? TV pa rin to eh, kahit anong sabihin eh. Pag nakapag-free ito sa teamfight, mamaya, mahirap-hirap din for Execration na ma-clear out kaagad yung kanyang mga illusions. Unless siguro magkaroon ng maraming item din yung isang kunka. Okay. Speaking of Kunkan, medyo nahirapan din talaga ito sa laning phase. Pero same goes with Kuku. At ang ganda ng mga rotation ni Bob sa ngayon. And Shanks na ipin. Agawan sila rito. And Shanks mamamatay kay Gabi. Oh my God. And, sige, nakapag-stack nga kayo. Pero aagawan namin kayo. Kailangan may mag-tipi rito. Nandito, dapat nandito ito si Bob. Kung sakasakali. Oh my and God. T1, namumunini sa lahat ng stack na biniga ng ginawa ng Execration. Inagaw po nila rito. Nasaan na ang tropahan? Wala pumunta mga sir. Binigay lang po nila yung sobrang daming stack sa T1.
And Bob, pinatay na naman si Kuko sa may bottom lane pero hindi yun yung target eh. Hindi yun yun. Ito dapat yung stacks. Ubus na. Yum, 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 yum. Delicioso. Hindi yata worth it yun. I mean, kumbaga si Kuko lang yung napatay nila eh. And then, lahat ng stacks na pinaghirapan dito ng isang Benshu Spirit napunta lang sa T1. Ang dami nun eh. Parang apat yata sa ano nun. Kita mo, easy. Ancients. Tapos, easy kay Yabi. Yung dominating streak na or mega kill na ba si Bob dito? Oo, kapatay kasing, lang. Kasing nun. Network lang ni Gabi pati ni ano, ni Pangolier. Thanks dahil to the stacks. Stacks na yun, napakasarap. Ay, ay, ay. Misa talaga, mapaisip ko eh. Dapat ba ako nag-i-stack pa ba ako o magmuna kasi sino kukuha kagad ng stack sa side ng ano ng execration. Unlimited kasi yung mana kaya hindi sila nag-out eh. Mm. Yung Pangolier ko napapansin mo kanina boss alo talagang ilang beses siyang nag-skill dun eh. May arcane rune pa talagang ang bilis lang eh. Alam ng T1 na kayang-kaya nilang kunin yung stacks as early as now. Oh, and Carlson din na dito. Nakakuha na naman siya ng DD and Diffusal Blade. Okay, pero Bob gusto niya nga hatakin dito itong si Kuko, mapapatay pa. Tingnan natin ang ganda pagkaka-spin script. And yung ultimate dito ni Carl Santino, natapos na lang ng walang nangyayari sa kanya. And nakuha pa ni Shanks dito yung kill dito kay Kuko. Okay, so medyo maganda for the side of execution. Nararamdaman natin yung power ng Bob or ng Batrider sa early ng game natin. Tagang counter. Oh, Maelstrom na rin. Ito si Palos, ha? Oo, mas mabibilis na yung, mapapabilis na yung kanyang farm dito. Nanakaw man yung stacks, matulog. But at least, okay. Okay. Naligaw si RR. RR, na out of position again. On Bane Elemental, pero hindi na nila gagaw yan. And magba-back out na lang muna dito ang execration. Or Bob, papasok ba? Quite. Let's see. Overgrowth, pwedeng gamitin dito ni Whitemon. Whitemon, sumobra na. Ay, na-X-mark po siya rito. Oh, Bob, mamamatay ba? Mukhang nabuhay pa siya ron. And okay, nagagawa ng paraan ng execration dito na makakuha lang multiple kills. In out lang yung kanilang ginagawa, guys. Pero yun nga, boss halo, dapat nakakakuha sila sa ng objectives with all those skills na nakukuha nila. Pero kasi walang babasag sa kanila eh. Yun nga eh, yun yung problema, walang babasag sa kanila. And every time na mag-a-attempt sila ditong bumasag, talagang nandito lang yung T1 supports to defend. Yung possible lane na ipupush dito ng execration. And looks like si Whitemon nasa top lane na. Yan, nag-aabang. Didepensa na naman, di ba? Yun na naman, may isang didepensa doon sa may T1. Meanwhile, Gabi taking down yung tower doon sa may bottom lane. Pinapatagal lang to. Si Whitemon lang yun nandyan. Nag-farm si Gabi rito, going for Manta style. Nasaan na yung lead? Yun ang magiging tanong kasi rito. Kailangan yata mag-smoke ng execration. Kailangan na tuloy-tuloy yung aggressiveness nila dito para talaga ma-pressure din yung T1 na lumaban lang ng lumabang. Lalong-lalo na ngayon na hindi nag-i-scale, walang item si Kuko. So, mas iba, madali. Iba yung kwento ngayon eh. Oo. Kanina si Kuko magpakunat lang, malaking bagay yun eh. This time, with this Batrider pick ng execration, mahirap eh. Hindi ka na makakasurvive kahit na mag-ghost shroud ka, sabay pop mo ng stick, merong papasok na damage dun sa may ghost shroud mo eh. Hindi ka tulad kanina, na talaga mabubuhay pa siya, no? And ito, tinan natin, execration. I feel like kailangan nilang gumalaw dito. Batrider ni ito Bob. Na. Gumagalaw na ulit. Itong Batrider, kompleto siya sa Ricardo dito. Ang bilis na din ang movement speed. Kasi wala speed. Pa pala siyang dagger dito, ha? Pero triangle ata. Ayan. Yung mga kills na nakakuha niya, wala pa siyang dagger. Medyo sumasobra yata ito sa galaw sa mapa. Hindi talaga nakakuha ng farm. Kills talaga yung kinukuha niya dito, eh. Oh, ayun, si Gabi! Oh, okay, upcom kill coming from execration. Narotatean nila yan. And RR, makaka-TP out din. So, okay, maganda yon for the side of execration. Nagamit yung pin grip. Ay, hindi pa ginamit yung lasso dun, ha? And Palos, nakapag-farm. Pero eto, boss, alo, T1, eto yung kanina pa nila ginagawa eh, no? Kahit wala silang isa. Yung akala ng kalaban eh, magiging idle. Oo, kasi wala. Uy, walang carry yan. Di maghahanap yan. Pero kita mo naman, nandito na ang power ng Pangolier plus Keeper of the Light, the Unleashed Buckle, Unleashed Talon.
Ahanli lahat. Yan lang, kailangan lang mag-play around the Zephyr dyan. Kay Carl Santino. Lagi lang sila dapat magkasama. And yan yung gagawin ng dalawa na yan. Mm-mm, para makakuha ng kills. Sobrang basic lang dito sa isang Pangolier and Keeper of the Light. And usually, yun na nga, aside from casual na kasama ng Keeper of the Light, Ember, ayan, Bristleback, si Pangolier na din sa ngayon. Uh-huh. Yung parating pinapartner sa kanya. Yan. Kasi both of skills ni Pangolier, ang bilis ng cooldown. Ang bilis ng cooldown, dalawa. Isas bakal sa kalong, di ba? Yung iba kasi isa lang eh. Isa-isa diba? Lang. Pag Bristleback, yung second skill niya lang. Mm. Pero ito kasi si Pango, double purpose eh. Oh, iba. Yun nga lang, inaabangan ni Bob kanina pa itong si Zephyr dito. And paabutan ba? Sobrang bilis ng movement speed. Pero inabutan pa rin dito ng Batrider. And makukuha niya yung kill dyan. Unstable para dito kay Bob. And then, maghahanap sila ng another kill. Pero si RRU magiging kapalit. Tingnan natin. Yes, it is. Lali hindi pa ready ang kanyang mga tropa. Nandoon na siya. Pero maglagay yata siya ng deep wards. Banda ano lang, sa may shrine. Ay, oo, meron naman. Kanina pa ba yan? Mm-hmm. And Gabi, pa-farm na lang muna ulit. Meron na siya rito ng Manta style. Okay, mm-hmm. Hindi niya na problema yung sticky napalm dito. Mm-hmm. Tsaka he's going for BKB kaagad. Mm-hmm. He knows na kailangan niya ng defensive item dito kasi hindi naging maganda yung start dito ni Kuku at saka ni Zephyr. So basically hindi siya pwedeng mag-rely sa heal ng space doon no. Nung kagad. Yung laban na, sama na tayo dito. And meron na ring dagger dito ito si Bob. So mukhang kailangan nila ulit gumalaw dito. And Kuku may ispatan, masuswap ba? Tingnan natin aabot ba? Mukhang hindi dahil sa may gitna, may matadali. Bob. Patay po siya diyan. Isipin mo yung dalawa, yung post 3 saka post 4 kung saan ang kumalaw. And ito, tingnan natin, may Bargot. Ang makamatay pa si Carl Santino, hindi pa rin. With that armor coming from Treyan, pero at least namatay ito sa Bezel. Pero Tino, delikado, buti na lang may swap ito si Shanks. Pero Gabi din ang lapit damage sa kanyang physical damage na pinagpunit-punit na po sila dito ng Terror Blade mga sir. And tier 1 tower on the middle lane. Kukunin din dito ng T1, 2, 4, 3 exchange. Pumabor para sa T1. Kahit ano, lamang si Bob doon. Kahit alam mo yun, Bosalo, yung parang grabe yung strike mo. Pero once napatay ka isang beses, para feeling mo nabaliwala lahat ng effort na ginawa mo eh. Kasi madedelay yung progress mo. At the same time... Bay, kita natin doon yung miscom ng X eh. Kita mo yung dalawa, gustong gumaw. Oo. Naganap sila doon sa may jungle, yung Kunga and the Venture Spirit. Hindi lang umabot yung swap. And then, may nagpakita sa may gitna, si Batrider, mati kagukha kagad ng Pangolier sabay, Keeper of the Light, di ba? Unlimited kasi yung skill eh. Kapag wala kang BKB, talagang papaulanan ka ng Pangolier skill. Plus, etong Solar Bind pa na sobrang manalambot ka rin. And hindi rin yata effective yung magiging, ang kukover kay Bob is si... RR, papatulugin mo. Kasi ganun din eh. Tatama ka pa rin ng gulong din eh. Mas maganda yata ang mag-cover si Shanks. Doon kay, kay Batrider. Para auto-swap lang kapag in case of emergency. Mm-hmm. And ito, tinan natin. Blink Dagger na nga itong Pangolier. Going for Lincoln Spear next item. Tino naman, going for BKB. Yung kanyang kungka. Okay. And Palos. Pati si Gabi, patuloy lang pag-farm. Pero siyempre, mas mabilis pag-farm itong si Terror Blade. Kasi may mga illusion po kasi talaga siya. Up. Okay. Pero so far, playing as 4 ata yung T1. Kasi yung strength ng isang Batrider is yung pick-off lang eh. Oo. Uh-huh. And naku po, ito na naman po. Madadali rito. Stop. Reaper, ginamit kay Shanks. First, the Reaper side. And gusto nilang depensahan itong tier 1 tower nila sa may middle lane. Walang problema yan. Madedepensahan na naman po nila. Tapos, supunoy yung buhay. Diyos ko, sayang yung pinandar na pag-push kahit pa paano. Nang exe, no? Tapos naka-max out yung living armor eh. Talagang mahirap to. Kapag... makakapag-push lang yung execration kapag nanalo sila ng team fight or di kaya nakakuha sila ng sobrang importanteng kill. And makapag-item etong si Palos. Pero without those scenarios, talagang ang hirap for the side of Exe na mag-push.
major team fight yung kailangan nila eh. Hindi sila pwedeng pa-chepe-chepe lang kasi nagsasayang sila ng oras eh. Mm-hmm. Magpo-push ka. Parang yun sa TI nangyari kay Seb, 'di ba? Pinatagal niya lang yung Tore. Ganun lang, kailangan and space na yun. Tumagal lang ang laban. Sa kasama niya para and makapag-farm. Okay, Palos going for Skadi after ng kanyang ano rito, IT man. Na, after Eye of Skadi, I think Daedalus. BKB? Daedalus? Hindi na siya mag-BKB rito? Hindi na yata. Talagang takbo-takbo lang yung gagawin mo sa teamfight and then paulanan mo lang ng barrage. And then siguro Aghanim Scepter. Ayan, mamaya. Depende. Kapag yan, sobrang yaman talaga. Pero kailangan niya ng damage eh. Nakita natin, sobrang bumakat nga yung damage ni Palos. Kahit ganyan lang yung item niya. He's able to bring down etong si Pangolier kanina plus the help of Bessel. Aha. And tatina natin, mag-smoke dito ang execration. Again, kulang na naman sila rito. Tatlo na naman po sila rito. Nagpakita na naman si Bob sa may gitna. Siya na naman igugun nito. Mauna naman po. Naku po. Mauna naman. Puti na lang kapag blink out siya doon. Yun yung mga play na ano eh, mapapaisip ko eh. Dapat ba ginagawa doon ng execration? Naka-smoke yung apat, si Bob magpakita. O naka-smoke yung tatlong, si Bob magpakita. Matik, igugo siya. Yeah? Kung gusto nila mag-smoke, sama na sila, Bob. Kailangan yata kay Bob sila pa-smoke. Nasa likod sila ni Bob. Kung binibait talaga nila. Pero sobrang greedy nun eh. Magkapakita ka sa lane, di ba? Magka-farm ka. Oh my God. Na ang layo ng kakampi mo, and Shang. Pick off again by T1. Matitigilan na naman po ang execration. Siyempre, kulang na naman po ng isa. Anong gagawin? Magka-farm na lang po muna. So, ganun talaga eh, no? Bosalo, talagang lamang sila sa umpisa, pero hindi mo alam kung ano yung plano nila next eh, after. Yun nga eh. Kita mo, nagka-farman. Yaman ni Gabi. Wala na. After yung pick up doon sa may triangle, tapos na. Hindi na naman nasundan. Mayaman si Palos, pero parang laging another item kailangan. Another item kailangan. Kailan pa tayo magkakaroon ng timing na i-abuse natin na hindi kaya lumaban ng kalaban? Hindi na nga na-abuse ngayon ng execration yung kalamangan nila kanina eh. Mm-hmm. Bob with unstoppable plus yung pagkakuha ng blink dagger ni Bob, parang hindi ko nga naramdaman eh. Mas okay pa nga nung wala siyang blink dagger eh. Nakakakuha siya ng kill and ngayon. Ito, with this Skadi ng Terror Blade, sabi nila it's time. Pero hinubot ka agad si Kuko rito. Oh my God, malayo na to. Mapapatay nila. Uy, kinubit pa. Pati yung ultimate dito na ito si ano... Lalaban sila dito, Bob. Ulang mamamatay. Naswap pa siya dito ni Shanks, pero okay lang daw. And ako po, pati overgrowth kinamit. And patay yung tatlong heroes dito ng execration. Sila na yung nauna doon. Pero that suntok pabalik ng T1, mas masakit, guys. Ang hirap lumaban sa team fight. Wala pang ano yun ha, wala pang death pro, I mean, wala pang necropos. Oo, kumbaga nauna na nga sila ha, nangyari doon guys, pati yung... Pati si yung TV. Ultimate ni RR na sa tingin ko dapat hindi niya nagamit doon. Pero ang iniisip siguro na execution, burst lang. Baka yun lang yung hero doon. Hindi nila alam, may backup pala. Bigla nandun pala lahat ng T1. So, oh ito, T1 nagpakita pa. Hindi ko alam kung gusto pa talaga nila lumaban dito o gusto lang po nila magpa-sexy. Ay, naku po, Tino. Madadali yata doon ang Reaper. Pang, naku, patay yung tatlo mong tropa. Nagpakita siya doon. Okay. Ang hirap na nun eh. Dapat binigay na yun na execration kasi obviously walang panlaban din yung isang kunke. Walang, wala din laso. Walang sobrang BKB. Sobrang basic ng totahan, no? Isipin mo ha, kahit matalo sa lane, give space, farm lang tayo, magkakuha kayo depensa Skadi. Lang. Isang clash lang. Pag natalo tayo sa clash na yan, Roshan tayo. Akin Aegis, tapos ang Dota. Tapos momentum na. Textbook Dota lang eh, no? 101. Ito lang yung gagawin natin. Kailangan mangyari lang yan. Sakit yung Diyos ko po. Isa pa. Aray ko, Seb. K-O-T-L. Aray ko, Seb. Kinombo lang ng ganun-ganun etong si Batrider. Sakit din kasi ng Pangolier talaga eh. Okay, si Palos. Palos. Uy, na-dust? Okay. Okay, out lang. Ay, ay, ay. Hindi na makagalaw si Bob kung kanina sobrang goods nang nangyayari. Talagang isang pick-off lang eh. Nung namatay lang talaga siya sa middle lane, no? Yun lang. Ganun lang. Ganun lang ang mangyayari talaga. Bawi ka agad etong T1. 8K gold lead para sa kanila at mukhang tuloy-tuloy na yung kanilang
pag-go dito. Oh my God! Dalawang support. Pwede na to. Laman dyan din yan. And pwede na tayo mag-take ng objectives. T1. Gagawin mo ito, palos. Gusto mong lumaban sana, pero hindi ka makalaban. Anong gagawin mo? Kulang na naman po kayo. And okay. Yus, di ba? Lumaban pa si Palos. Oop. Eee. Scary. Scary indeed ang nangyayari sa execration. Pero mukhang hindi naman sila aakyat sa high ground. Respeto pa rin yung T1 sa execration. Kasi pa-respond na yung dalawang support ng exe. Oy, si Bob na naman! Oh, Nakaka po. Walang gagawin to, Lods. Paalam na. Oy. Trabado naman po. Eh, repair. Ay, mas masakit. Binigyan pa ng tip. Ganda na performance siya kasi din eh. Kahit sino, talagang mapapatip ka kay Bob. Maganda performance mo, pero sa amin pa rin yung laro. Sige. Manalo ka man sa lane. After nyan, may mga decision ka magagawang mali. Kami, ipapanish ka namin. Napakasakit, Kuya Eddie, for Bob. And ngayon, paano palalaban ng execration? Sustain, no? Ang daming sustain eh, tatlo. Oh. Anong papatayin si Gabby? Oho. Ayun na, kalahati buhay. Magkasunder na kagad yan pag may nakita yan. Ito yan. Illuminate Hill. Tatabihan ka ni Kuku. Living Palos Armor. Palos, di normal din. Walang mangyayari yan. Papasagal lang kayo. Hey! Galaw! Ayun na, gumalawa po sila rito. Gusto nilang unahin si Kuku. Kuku mamatay. Pero, oy! Bawal rin nila yata ito, ha? Pero may Ace of the Immortal pa yan. Tingnan natin yung barko, tatama ba? Kinasa na po yung barko rito mga sir, tingnan natin. BKB oh, BKB by Gabby. Kukunin niya lang yung objective, sabay TP out yan. Kilala ko yan eh. Oh, kaso hindi kaso naman. Kaso yung objective. Pero pumasok din si Carzantino. Ay. Yun lang, madadali rin yata dito si Shepir. Nag-out na yung kanyang mga tropahan. And naka-TP out si White Moon doon. Pero two heroes on side ng T1 and na-depensa ng execution yung kanilang base. Bad position, I think, kay Kuku. Tingin ko dapat hindi na siya humahampas sa tower eh. Rumalightly ka siya sa tower ko sa lo. Iniisip ko nga, naku, maswap tower, di kaya malalaso ni Bob. Dapat nandun lang siya sa likod ng TV. Pwedeng ganun. Saka tiga, maglulotus lang. Lulotusan lang nila si Gabby. Pwedeng ganun yung mangyari. Nagra-rightly siya. Sabi ko, wala naman siyang damage siya, tore. Pero, kasi ganun talaga. Mapapais. Ano ka na lang, ayaw nga dati ako tumira. Pero wala, nangyari na ang dahil mangyari. Ang tanong, makakapitalize ba ng execration niya? Oo, dapat makakuha wala sila ng again, objective siyempre, nun. May Treyant mag-heal lang. Akin sa may tier 1 tower pa nga yan. Oh. Isa pa lang nababasag dito ng execration. And smoke coming from T1. Sila pa magiging matapang po dito. Huwag po tayo maingay dahil si Palos ay mahuhuli po yata nila ito. Uy! Tumalunan po si Garzantino. Pero siyang mapapatay with the double damage na Reaper na naman po. 35 seconds down. Etong si Shanks. And the pickup again coming from T1. Walang another objective. Pwede nila kunin yung tier 2 tower sa may top lane. Walang idle moment kasi yung T1. Kahit may patay sa kanila, lalaban sila eh. And yun yung parating hindi na expect ng execration. Kasi anytime na nananalo yung execration, naghihiwalay sila kagad eh. Uy, White Moon. Matitipin na naman sa may bottom line, no? No easy basket. Bob, again! Walang wala talaga. Again, Bob. Ow! Nadali na naman. Nadali. Nangingiti na lang. Huwag yung itip, Gagi. Sabi ni, ni Carl, huwag yung itip. Tawa si Carl kasi alam niyang inis na si Bob eh. Isipin mo, ilang beses yun? Parang apat na beses na solo kill. Namatay sa alone. Sa lineup talaga ng T1, di ka pwede magpakita basta-basta eh. Lalo na walang BKB. Patik yun, naguguluhan ka lang ng bangko eh. Iba yung power ng bangko ngayon guys, lalo na may Keeper of the Light. Wala mang Keeper of the Light kanina, meron na mga Trent. May Trent din, di ba? May Lincoln na. Hindi na basta-bastang mamamatay itong panggol. May Lotus din. So talagang kahit si Gabby na lang yung humampas sa may high ground, goods na eh. Protektahan lang nila si Gabby dito, yun na yun eh. Matatapos na yung laban. Pero again, bawal. Bawal mag-split push dito sa laban na to. Basta may KOTL kasi talagang, sabihin natin may travel yung panggol year. Mm-hmm. Nagde-depensa siya sa top lane. Hahatakin ka lang ng KOTL, nasa ano ka na eh. Teamfight ka na ulit eh. So Bob, gusto ko yung ginagawa niyang split push, pero
ang hirap kasi sobrang mobile din ang heroes ng T1. Ito yung mga heroes na mobile pero hindi mo akalain na mobile sila. Sila. Kasi naka-travel yung Pangolier, so hindi ka basta-basta pwedeng mag-split push. Ito, may gagawin ng kapabalaghan ng execration yung gusto nilang unahan. Again, ito yung Pangolier, mga suspackle out ba siya? Mabubuhay pa ba? Makakagulong pa yata. And Carl Santino still alive. One more right click. Buhay pa rin, guys. And Shanks, yung delegado ngayon, Gabi, sa kanyang metamorph. Uy, pero bumalik si Carl Santino. Patungo sa kanyang mga tropa. Talaga naman bumuhay pa rin. And dominating pa rin ito kay Palos. Pero BKB na gamit niya na. Kailangan niya na yata mag-out. Carl Santino still alive. Yung kaninang ginagopa nila. Buhay pa rin. Ang bata. Oh, oh, oh. And Tino with the TP out. Too much physical damage. Hindi pa pwede yan. Naka-essence ring, living armor, plus yung heals coming from his teammates. Yung illuminate, yung death pass, lahat buhay na naman. Puno ang buhay ni Carl Santino. Again, kalungkutan gaming for execration. Yun na yung best target nilang makukuwi. Si Carl eh, yun yung pinaka-hold dito ng T1. Sa yet, team fight. Hindi nila napatay. Oo. Napakahirap. Kulang-kulang sa damage and now wala silang gagamiting skill, walang lasso, walang ghost ship. So I think this might be a free objective ulit for T1, might be Roshan or anything, pero eto na naman si Carl, huhulihin niya na naman si Bob. Okay, di na natin, Carl Santino. Si Bob hindi na lumalabas eh. Hindi talaga pwede lumabas at lako, automatic gulong dagger in, sabay ano, yung letter D, yung shard. Oh, Bob. Ayan. Dagger out? Oo, yan na lang yung kaya niyang gawin eh. Talagang maging maingat. Split push, maingat. Pero, wala kaya, eh. So, kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya mukat. Alam mo ba yon? Hindi ko alam. Hindi, sa Bisaya kasi yun. Kaya bukas ba yon? Kala ko parang mong... Alako! Mukat. Oy! Palos, BKB! Hindi na kailangan dahil na-swap na siya rito nito si ano. Pero gusto niya lumaban. And, naku, kulang ng damage. Kailangan mag-back. Nagamit mo na yung BKB mo rito. Palos. Uy, ginugulungan po rin siya dito ni Carl Santino. Rumaragas ang Carl Santino. Oh, pumalik pa. Tumama. Tingnan natin. Palos, Barry Reaper. Buhay pa rin ang bata. Pero natalo na ni Carl Santino. And we can seek on this Pangolier. Tino with the BKB TP out. Tapos eh. Pero again, another tip kay Bob na naman binigay. Ubus yung tip kay Bob. Parang si Bob lang ang kalaban dito ng T1. Kahit hindi namatay si Bob ah. Si Bob pa rin. Grabe yung trip dito. Balo talaga to si Gabi. And Metamorph gagamitin. Okay, may BKB pa siya, may satanic. Ako, papakalabong mamatay. Pwede na i-call yata to. Guys, execration. Uy, madami pa silang kailangan gawin dito. Ang dami pa mga misplay. Ang dami pa mga questionable kung... Alam niyo ba yung kailangan yung gawin? Alam niyo ba may objective niyo yung susunod niya gawin? Parang medyo kulang pa. Uy! May Lincoln yan! Di mo masuswap! Wala, pre-hit din si Gabi. At wala si Klinks. Paano lalaban? Ayun na naman po. Ang rumaragas ang Carl Santino. Umikot-ikot na naman. Pero Shanks, patatamaan. Isaswas bakit mo ba? Hindi na kinailangan. Kinain ng liwanag. The tricks, no? Yung sasbakal sabay tatalo ka. Ako, si Bob! Ay, si Babo! Oh! Si Babo! Mamamatay yata! Hindi, buhay. Buhay naman. Buhay naman. Naswap pata siya. Thanks sa swap. Oo, salamat. Salamat na lang. Okay. Roshanata, 41. Kaya pa to? Feeling ko kaya pa to, guys. Kinakaya-kaya sila. Kamo ng T1. Yung illusion nalang bumabasa, ganyan. Ay, ay, ay. Di na nga makalapit. Oy! Ay, si Tino! Si Tino! Patay yata si Tino, guys. Naswap, pero kung konti lang. Parang kapiranggot lang po yung pagkakasap na yun. And ako, napag-bimak. Di na natin. Shanks will fall. Palos. Nakapag-BKB siya rito. Pero mamamatay sa side ng T1. Parang wala naman. And magkakatakbo na po dito. Execration. Kaya pa ba nila lumaban? Again, kakabuhay lang nito. Kakabimak lang dito ni Tino. Oy! Si Bob! Ay, si Palos ang gugulungan. Yun nga lang. Tatamaan ba? Di na natin. Maneuver again. Oh, too much damage. May suswakal pero hindi pa rin enough yan. And then, ito yung pinch grip. May damage sa barrage. Mamamatay yata si Carl Santino dito pero Palos will also fall. 2-4-2 exchange and Gabi. Gabi mo na kanyang trabaho. Bayad na bayad. Parang 6 digits ang kanyang sweldo. Doon sa may top lane. Bumabasag na lang. Rocks si Bob pinaglalaro ng support. Babo!
patay na naman yata ang Busa, no? Pero bigay-bigay niya mapapapapalitan at ipap at tuhulihin ang mga support. Sana, pero hindi. Kailangan niya na mag-back. And Gabi, Gabi, bayad na bayad pa rin po. 6 digits per month. Ay, kinopya. Isang normal. Bang! Di na critical. Buhay pa rin yan. Ay, di-reaper pala. Yung pala ang masarap. I-re-reaper pa. Oh, meron pa namang Tore. I mean, Rax, pero wala na. May mega. Secure na daw dito okay. Ng D1. Di pa tumatawag yung execration eh. Ayan na si Bob, oh, pinaglalaro ang Zephyr. And Bob. Oh. Tip ulit. Zephyr. Nakakainis kasi yung solar ba? Hindi, kapag tatakbo ka, mas lalo ka mai-slow. Oh, pinatay na ni Zephyr. Pinatay na nga ni Zephyr dito. And Jumps. Tutumba na rin. God. Execration. Still struggling sa ating tournament. Hindi pa rin sila nanalo dito sa series. Walang panalo. Oh, overall. And T1. Gigil na gigil after matalo doon sa may Polaris. Dire-direcho ang kanilang panalo. Tinalo nila yung NGX. Tinalo nila yung SMG. Ngayon, tinalo rin nila ang Execration. Mainit na mainit ang T1 dito sa DPC natin. Nakapag-adjust na yata ang mga tropa. Oo. Kita na natin yung lakas ng T1. Grabe, natagal lang nila yung laro eh. Uh-huh. Talagang binigyan lang nila ng space etong si Terrorblade na makapag-farm end. Yun na nga, yung isang mistake ni Bob doon sa middle lane. Yun na yun eh. Oh. Yun na yung comeback opening ng T1 to comeback on this dagger game. Ulit. Isang dagger lang ulit, di ba? No? Naka-dagger si Garzantino. Yun na yun okay eh. Okay na yun. Yeah. May streak siya dun eh. May streak siya dun eh. Sayang, sayang. So, talo tayo ulit. Nag-plus one kami sa execution. Pero yun na nga, guys. Hopefully, nag-enjoy sila sa ating sana, series. Sana nag-enjoy kayo, guys. Oo, pero mukhang road to kangkungan ang execution, Boss Alo. Oo nga. At sa mga susunod na linggo, next week, sobrang crucial na po talaga ng kanilang mga laban. Tung bawal ng matalo. I think pag natalo pa sila ng isang beses, hello division to na ang execration. No. So, marami ng season na medyo naka survive, no? Naka-survive na DC-an yung MTG, naka-qualify pa rin sa upper division. Uh-oh. Pero this season, nako po, kung kailan pa yung kumpleto, yung kailan pa feeling natin pinakamalakas na lineup ng execration, hindi nag-perform doon sa kanilang parang best state ganun. So, ayan, good luck at congratulations dito nga sa T1 for winning a clean 2-0 up against Execration. Wala na yata tayong series for today's video. Wala na. Like, share, and subscribe na lang po dahil bukas, meron naman, bukas wala. Wala ba tayo bukas? Wala bukas. Friday ba bukas? Friday. Wala po tayong mga bakbakan. Cancel po ang China. Meron silang lockdown doon sa kanilang lugar sa Shanghai. So, wala po tayong DPC bukas. Thursday, meron ulit. Saturday. Saturday, meron ulit. And then, Sunday, may isang bakbakan tayo. EU region, yung na-postpone na Nigma, saka yung Gaming Gladiator. So, yun na nga, mga sir. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa atin. Yung interview mamaya, guys, pa-play natin yan sa may commercial. Hindi tayo aalis dito. Huwag po kayong aalis, guys. Ipa-play natin yung interview kung sino man yung i-interviewin. Sino kaya ang i-interviewin? Hi. Panoorin natin sabay-sabay yan. Pero kayo, saka pa nila mapapanood. Ayan, guys, nag-i-stream po ako araw-araw sa Facebook, KJ po. Please do like and subscribe, mga kaibigan. And ikaw po, Salo. Teka lang. Sa-shoutout ko lang dito si Alexis Servilla. Medyo walang yaya yung comment mo na yan. Hindi ko na babasahin. Pero, hi, baka naman, hindi naman siguro. Pero, yun na nga. Maraming salamat. Ako, follow nyo ako, AloWXC, ha? Yan, nagla-live din po ako doon. And, yun na nga, maraming salamat. Tapos na ang ating araw, Dota Night na. Mamaya, bakbakan kaya. Meron kayang totahang bakbakan? Meron kaya? Meron kayang totahang boys bakbakan mamaya, ang boys and girls. Ha? Di nga ka manalo sa pub game. 0-6 na nga ako sa pub game eh. Hindi. Sila Joby, sabay ito. Ayun, papalagyan. Oh.
Mamaya guys, baka pustahan nights kasi medyo boring na tayo dito eh. Talaga ano eh. Perang-pera na kasi ito eh. Talagang ginagawang halap buhay na yung pustahan eh. Binabuhat nga lang. Naka 15K pero kahapon. Isipin nyo, isang gabi 15K. Daig pa yung mga ano. Oh. So, yun na nga guys. Maraming salamat. Kita kasi tayo sa Sabado. No? More Dota 2 action dito sa Kuya Nick page. Paalam mga sir. Bye-bye. Bago na ang mundo, mas humirap ang goals ko. Kaya yan with Enervon Active because it has 12 immunity and energy power-ups. Bagong mundo, pwede ako. Comeback Active, powered by Enervon Active. Unilab yan.